Max, magpapakwento sana kami sa'yo tungkol sa contest dito sa Florence. Saka experience mo rin yung mga kababayan natin sa Italy na nag-host sa'yo nun. So, kababayan na nag-host? Magandang hapon sa Kenya Ball, Ma'am Jay. Magandang hapon, si Max Ball. Ayan. Max Ball. Proud to have you here. Oo. Bata mo. Bali, nag-umpisa to sa isang pangarap lang eh, no? Nung maimbitahan po ako na Sumali, eh? Oo, so by invitation. Invitation po. Nakalagay po sa letter na nag-qualified daw po ako after nung na-review ako ng mga scientific at committee ng Florence Biennale. Wow! So, galing sa kanila yung sulat? Galing po sa kanila talaga yung sulat. Wow! Wala po tayong intention, wala po tayong... Oo! Okay. So, paano kaya nila, no? Paano nila natatrack yung mga ibang artists? Nakita po nila yung mga artworks ko sa internet. Oo. Mga sites na... Kasali ka. Nakalabas nga po yung mga trabaho natin. And then, yun nga, sabi nga po, masaraw tayo sa 12 na scientific committee na composed po yun ng iba-ibang nasyon eh. Tapos, bumuo po kami ng konting pondo para masustentuhan natin yung mga dapat na mga gastusin para doon. Kasi nakakayo na biyahe, pamasahe. May mga nag-contribute? Wala. Meron po ako. Galing sa'yo. Yung gumawa po kami ng paraan ni Sir Norris, sana hiningan nyo kami. Tinulungan po niya. Kayang-kaya ni Kayan. Tayo nga lang hihihihi. Pakita ko po sa kanya yung sulat. Yun niya. Anong month to nung naka-receive po ako ng letter ng invitation nila. July 2. Okay. Tapos pinresent ko po ito kay Sir Nolly Romero. Then, pinag-usapan po namin kung paano gagawin itong mga... yung mga requirements. Then, nung September, na awa po ng Diyos, nabuo po namin yung kailang halaga. Kasama na rin po yung maliit na pocket money natin. Umalis po ako nung November 30. Okay. Lahat po nung visa ko, sila rin po nag-ayos. Bali, pinikap po sa akin lahat ng mga requirements. Then, dinilever siya after 10 days. Okay na po siya. So ito raw ano, Max, is parang jointly sponsored by the Ministry of Culture ng Italy, no? Opo. Saka ng UN. UN po. Opo. Oh. Bali, nakarating po ako sa Italy na December 1. No. First time mo in Italy? Yes. Opo, first time ko po sumakay ng aeroplano. Oh! Ang ganda naman, ano? Oh! Napad na nalo ka pa, Max. Nangarap lang ako sumakay ng aeroplano. Cebu. Hindi ako maka, ano eh. Hindi mo nga naman, Italy pa. Siguran na ako, bigla ako nabili ng pagkakas. So, ang first time mo kumakay ng aeroplano sa Italy pa. Wow. Nung nandun na ako sa Italy, sinalubong po ako ng isang kababayan natin doon na sakto lang din po, nirefer kasi ako ng isang kapitbahay na salubungin sa dati naming kapitbahay. Na-meet ko po siya doon sa Italy. Pero bago po yun, bumaba po kasi ako sa Roma eh. Okay. Nga sa Roma ako, siyempre, baguhan tayo, hindi natin alam yung lugar. Ibang salita, ako may English, okay lang. Yeah, totoo yan. Nahihirapan ako kasi walang English. Walang English, So, they love their language so much. Sumakay pa nga ako ng taxi kasi meron po akong daladala from Manila. Daladala ko po yung painting ko na halos 9 feet height. Nasa PVC pipe po siya. Ang laki, mamaya pakita natin yung picture. Daladala ko po siya. Then, nung nasa Roma ako, hindi ko po alam kung saan ako sasakay after yung paglabas ko sa airport. May instructions. May instructions naman po. Kaya lang, may nag-offer sa akin na isakay yung ano ko, Italiano, eh nag-i-English. Ayun, so meron, may naligaw. Nakuha niya itong chong ko, then, tinignan ko yung service niya, kasya naman. So, pinilit namin. Then, din-drive niya ako papunta dun sa dapat na istasyon ng tren na
Ah, dinala ka naman, tinulungan ka. Opo, siningin niya po ako ng 45 euro. Na, hindi naman pala, hindi naman pala totally tulong ko. Negosyo rin pala. Negosyo. Hindi po yung kwento dahil Italiano siya, then nilibot-libot niya ako. Pagdating ko po doon sa stasyon ng tren, sabi niya, dyan na ako sasakay. Dyan na ako bumitiket. Pagpunta ng Florence. Pagbaba ko po doon, naibigay ko na sa kanya yung bayad niya. Mabilis siyang umalis, then sakto naman po, dahil yung tubong dala-dala ko, yung pipe ko, yung painting, meron pong flag ng Philippines kasi naka-attach doon. So may nakita po akong isang Pilipino, binati ako, then sabi ko, papunta po ako ng Firenze, ibili po ako ng ticket dito, pwede po bang humingi ng tulong? And then, nung sabi niya sa akin, kung pupunta ka ng Firenze, hindi ito yung istasyon na dapat na. Meron din palang racket. May racket din. Ayun pala, yung pinagbabaya sa akin na imbis na Roma Termini is piramide, mga 5 to 6 stations away dun. So dapat na bagsak niya sa akin. Tapos rin yan siya ng 45 euro. Pero yun nga, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi... May nakita ka ba, no? Pilipino po. So 5 stations away from, from the drop off. Hindi natin ma-report kay Chairman Swanson yun. Hindi natin ma-report. Nung nalaman niya nga na ako yung representative ng Pilipinas, so alam niya na may show na... Na ipaliwanag ko po sa kanya, siya po mismo yung bumitbit ng tubo. Kasi napakarami ko pong dala. Siya po mismo yung bumitbit ng tubo, siya rin po mismo yung bumili ng ticket ko. Libre. Talaga? Ano pangalan niya? Baka gusto mong batiin? Papasalamat ako kay kapatid na Willie ng Roma. Taga Batanga siya. Naka-ano ka pa? So, naka-libre kasi yung 45 euro na. Magkano ba ang ticket? Bali yung ticket na nabili namin is naglalaro sa mga 15 euro. Okay. Well, smart by top ko doon, then... Siguro proud siya na may contestant na Pinoy. Siguro, salamat din, baka tinasya ni Lord na mag-meet talaga kami para doon. And then, hinatid niya po ako hanggang sa sakayan ng... Yung station talaga. Station, papunta po ng Florence. And then, nasa Florence na po ako. Yung taong kakaunt sa akin para doon sa station, hindi pa kami nakikita kahit kailan. Bali, tinawagan lang po siya ng wife ko, si Ada, na ang palatandaan mo lang sa husband ko, kuya, is may dala-dala siyang mahabang pipe. Then, yun, nakita ko ng mga kapwa natin Pinay doon sa stasyon ng tren. Sinalubong ka nila. Sinalubong po ako. Nakita nila yung tubo nga, naalala. Then, simula po doon, bali, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Sila rin po yung sumalo na sa akin sa lahat-lahat. Inampun ka na, in short. Inampun nila ako. That he was there. Lahat daw, pagkain. Sobra, lahat. Yun po yung pamilya Cruz, no? Kila tatay doon. Alaki ng bawi, ano, nang ginawa